Ang nebula ay isang higanting ulap ng alikabok at gas sa kalawakan. Ang ilang mga nebula, higit sa isang nebula, ay nagmumula sa gas at alikabok na itinapon sa pamamagitan ng pagsabog ng isang namamatay na bituin, tulad ng isang supernova. Ang ibang nebulae ay mga rehiyon kung saan nagsisimulang bumuo ng mga bagong bituin. Panoorin ang video na ito para malaman ang lahat tungkol sa nebulae. Ang nebula ay isang higanting ulap ng alikabok at gas sa kalawakan. Ang ilang nebulae, higit sa isang nebula, ay nagmumula sa gas at alikabok na itinapon sa pamamagitan ng pagsabog ng isang namamatay na bituin, gaya ng isang supernova. Ang ibang nebulae ay mga rehiyon kung saan nagsisimulang bumuo ng mga bagong bituin. Para sa kadahilanan ng ito, ang ilang nebulae ay tinatawag na star nursery. Ang mga tore na ito ng cosmic dust at gas ay bumubuo sa bahagi ng Eagle Nebula. Ang mga tinatawag na pillars of creation na ito ay bahagi ng isang aktibong rehiyon na bumubuo ng bituin sa loob ng nebula. Mga pinasasalamatan, NASA, ESA at ang Hubble Heritage Team, STACI, AURA. Nasaan ang mga nebula? Umiiral ang mga nebula sa espasyo sa pagitan ng mga bituin, kilala rin bilang interstellar space. Ang pinakamalapit na kilalang nebula sa Earth ay tinatawag na Hilux Nebula. Ito ay ang labi ng isang namamatay na bituin, posibleng isang tulad ng araw. Ito ay humigit kumulang 700 light years ang layo mula sa Earth. Ibig sabihin, kahit na kaya mong maglakbay sa bilis ng liwanag, aabutin ka pa rin ng 700 taon upang makarating doon. Paano nabubuo ang mga bituin sa isang nebula? Ang mga nebula ay gawa sa alikabok at mga gas, karamihan ay hydrogen at helium. Ang alikabok at mga gas sa isang nebula ay napakalawak, ngunit ang gravity ay maaaring dahan-dahang magsimulang magsama-sama ng mga kumpol ng alikabok at gas. Habang lumalaki ang mga kumpol na ito, lumalakas at lumalakas ang kanilang gravity. Ang tanawin na ito ng mga bundok at mga lambak na may bitik-bitik na mga kumikinang na bituin ay talagang gilid ng isang malapit, bata, na bumubuo ng bituin na rehiyon na tinatawag na NGC 3324 sa Carina Nebula. Nakuha sa infrared na ilaw ng James Webb Space Telescope ng NASA, ang larawang ito ay nagbubunyag sa unang pagkakataon na dating hindi nakikitang mga lugar ng kapanganakan ng bituin. Mga kredito, NASA, ESA, CSA, at STACI. Sa kalaunan, ang kumpol ng alikabok at gas ay nagiging napakalaki na ito ay gumuho mula sa sarili nitong grabidad. Ang pagbagsak ay nagiging sanhi ng pag-init ng materyal sa gitna ng ulap at ang mainit na core na ito ay ang simula ng isang bituin. Blog. Space Center Houston mas mahigit blog mas mahigit edukasyon mas mahigit ano ang nebula? Ano ang isang nebula? 19 Marso taong 2020. Edukasyon. Malaki ang espasyo. Astig ang science. Kaya pag-usapan natin ito. Sa seryeng ito, magsasagawa kami ng mabilis na paglilibot sa isang paksa sa agham o espasyo at bibigyan ka ng pangkalahatang ideya na may ilang magagandang larawan. Ang paksa ngayon ay tungkol sa isang nebula. Ano ang isang nebula? Ang nebula ay isang napakalaking ulap ng alikabok at gas na sumasakop sa espasyo sa pagitan ng mga bituin at kumikilos bilang isang nursery para sa mga bagong bituin. Ang mga ugat ng salita ay nagmula sa Latin na nebula, na nangangahulugang, ambon, singaw, fog, usok, pagbuga. Ang mga nebula ay binubuo ng alikabok, mga pangunahing elemento tulad ng hydrogen at iba pang mga ionized na gas. Nabubuo ang mga ito sa pamamagitan ng mga ulap ng malamig na interstellar gas at alikabok o sa pamamagitan ng resulta ng isang supernova. Halimbawa, sa Carina Nebula, ang mga maiinit at batang bituin ay sumisira at nililok ang mga ulap sa pantasyang landscape na ito sa pamamagitan ng pagpapadala ng makapal na stellar wind at nakakapasong ultraviolet radiation. Ang mga low-density na rehiyon ng nebula ay Jin-Utai-Gutei habang ang mas siksik na mga bahagi ay lumalaban sa pagguho at nananatiling makapal na mga haligi. Sa madilim, malamig na interior ng mga kolom na ito ay patuloy na nabubuo ang